push and sell through involved din po siya sa production ng music, sa music video din, sobrang involved kami. Hello po din ang sa Chon Jess Wim Nida. Welcome back to my YouTube channel, Chingus. And kung na-upload ko na yung kay Jia, yung vlog ni Jia, pajama party, tama ba? Ilalagay ko dito. And sobrang dami kong natutunan sa video na yun. Sobrang dami ko na-realize. And for today's video, sabi ko naman din sa video na yun, or sa previous vlog na in-upload ko din kay Jia, kung mag-react ako doon sa interview ng GMA sa SB19. So ngayon, I decided na mag-film na. And for sure, baka same day din i-upload or same day ko din i-upload. And tomorrow is Friday, which means bukas na yung first episode na ilalabas sa SB19. So let's go, tingnan natin kung ano meron sa interview nila. Ipakita yung individuality na bawat tao. Kahit sino ka pa man, maging proud ka sa sarili mo kasi magiging magaling ka pag naging proud ka sa sarili mo. Get in the job! Break! How you are? That's Nancy! Talagang kabado po talaga kami every time na tumit ng step sa stage. Lalo na po, pag may nilalabas kaming bago, parang po yung katulad po ng kanta namin na One, ayun po, sobrang excited na po kami i-perform to sa public. Hindi po kami nagiging kampante na. Kami din po sobrang excited na, Pablo, nung panuulin kayo yung buong choreography nyo sa public. At ngayon, naghintay din kami yung desk practice ito. this song is going to make it, no? Hindi po ganun yung mindset naman eh. Ang mindset po namin palagi, how are we going to make this better? How are we going to make this the best? Nice. Na parang masasatisfy talaga kami sa ginawa namin. Mm-hmm. Yung lagi namin in-hope is magustuhan yun ng mga tao. And for the past few releases po, thankfully, nagugustuhan naman po ng mga tao. Yep. And yung super fans namin. And unti-unti po, yung mga casual listeners talaga naman po nakikinig na rin po sila sa kanta namin. Wow! Yun yung sobrang saya ko. Kasi unti-unti na sila nakikilala. Like, kilala na sila before, pero ngayon, mas dumadagsa yung tao. Pag sinabi SB19, ah, ganito, ganyan, di ba? Siyempre po yung demo ni Pablo, medyo opo, naririnig na po namin siya, pero lagi niya po sa amin sinasabi na hindi pa kasi meron pa akong papa-adjust dyan, meron pa akong papa-edit, napakapalido ni Pablo magtrabaho. Dito, ganyan. Pero nung dumating na po yung film. Ang cute ng logo na SB19 sa likod ni Stel. Naka-final master mixed version. Nung narinig ko po talaga yun, wow. Sinad ko agad si Pablo. Sabi ko sa kanya, grabe, sobrang kinilabutan talaga ako. And sobrang, by listening pa lang dun sa song, sobrang layo na agad nung narating nung isip ko. Ang pinaka pumasok agad sa isip ko na sobrang daming tao yung makaka-appreciate and sobrang makaka-intindi nung song na to. Mm-hmm. Na-imagine ko agad yung reaction ng 18. Yun yung unang 18. Ang cute ng chicks ni Jia! Isip ko na parang ano yung mafe-feel nila pag narinig nila na yung music na to. Kasi yung intro pa lang ng music, sobrang na taas ba lang grabe na. Exactly. Na, alam mo yun, paano pa kaya yung mga fans na naghihintay ng song at tagal for me? So, yun po agad yung na-imagine ko. Mm-hmm. And parang nakita ko yung sarili ko kasama silang nakikinig, nakikikanta dun sa kanta. Ang lagi ko po sinasabi, naku, pag na-record mo, na-record na yung boses nyo, talaga mag-iiba yung dating to yung flavor niya. Ibang-iba po yung feeling ko, parang feeling Matake ko eh. Niya, iba. Ano po kami eh, Power Ranger. Kumbaga, gusto ko yun. Gusto ko yun, Power Ranger. Empowered po kami, kumbaga gano'n. Parang nag-ball in. Si Jiang. Lahat kami, iba-ibang flavor, tapos nag-ball in kami. Tapos parang kami mag-iisip po. Ganun po yung feeling ko, parang sabi ko, ang buong-buo na yung kanta. Ito na yung ini-invasion ko nung sinasukan natin. Oh, ayan. Ito. Gusto ko marinig to. Yung what po, kami na fully yung nag-produce. Kumbaga, sinulat po siya ni Sejun. Involved din po siya sa production ng music. Sa music video din, sobrang involved kami. Sa music video naman po, kasi sinimulan ko po yun na gumawa talaga. Mag-initiate na simulan yung mag-conceptualize, maglabas ng mga idea.
nung sinend pa lang po ni Pablo yung acoustic guitar na demo niya pa lang po. Sinatanong ko po siya, ano ba talaga yung meaning nito? Parang pinapa-explain ko po sa kanya kasi siya, para mas ma-elaborate tapos magawa niya agad, 'di ba? Kaya nagsulat ng kanta. So from there ako kumuha ng idea na parang about yung kanta po kasi parang about individuality, may sarili tayong flag as a person. Nung tumatagal pa, mas nagre-research pa po ako sa ibang music, nanonood ako ng mga palabas, mas na-realize ko na hindi kailangan laging direct yung mga bagay-bagay. Mm-hmm. Kailangan mo siya lagyan ng flavor. I love it! Lagyan mo na palaisipan, kumbaga isipin ng tao ano ba meron dito, and at the same time, magiging creative ka. Marami akong pinanood, ideas, kumuha ko ng inspiration sa iba't-ibang movies, music videos. Pagdating sa music video, talagang tinanong ko rin sila kung okay sa'yo ito, ganito yung mangyayari sa'yo, and then nag-input sila ng idea. Since it's pandemic naman. Idea palang na makatotohanan, yung una namin ni Isa. Parang, ano natin gagawin to? Ganun agad yung nasa isip natin. Pwede ba talaga? Execute to. Alam naman na po natin sa Philippines, hindi pa tayo ganun ka-advance. Katulad nung sa ibang, syempre, pag ibang bansa, marami sila equipment, marami sila resources. Alam nila kung paano gagawin. Yung, alam mo yun, sobrang talented ng Pinoy, pero yung equipment, doon tayo nagkukulang eh. Gawin, nasubukan na sa kanila. Pero sa atin, parang limited lang talaga. Kung talaga nagtatry na ganitong classic music video. Throughout our experiences po sa pagpo-perform, sa mga nakatrabaho namin, hinanpick po talaga namin yung mga taong feeling namin, mga ka-work namin in the future. Pero tignan niyo yung kinalalabasan, sobrang ganda ng music video. Like, hindi mo i-expect na ganun katindi. Kumbaga, ito si ganyan, ito si Chapter, si Mark, mga ganun-ganun po. Parang inisip namin in the future, magka-collaborate din tayo ng isang malaking project. Parang yung una, biru-biruan lang po. Pero, parang back of our heads, parang inisip talaga namin na mangyayari talaga. Ano talaga, madugo yung pag-shoot, pagpaplano, kung paano lahat. Madalas hindi pa nakisama yung panahon sa amin. Uh-huh. Lalo na po yung partner na with dancers kami sumayaw, kasama po namin yung dancers. Yung sinasayawan po namin, lahar po yun. Mm-hmm. Sa Florida yon. Kaya hindi biro yung ano lang talaga, yung parang simpleng lupa lang, ganun, buhangin, masakit sa mata din yon. Tsaka yung pag nalanghap mo yon, may pag may asthma ka, may tendency na asmahin ka. Mabigat din yun eh. Pag sumayaw po kami, talagang umaangat yung mahalika po. Sobrang init pa po. So buti na lang po na itawid namin and wala naman po nangyaring hindi maganda. Nahabol po talaga namin yung araw. As much as possible, yun sa dance break, dapat talaga. Parang medyo hapon pa lahat yun. Pero hindi na namin kinaya kasi sobrang dami ng kinailangan i-shoot. At marami, yun nga po, medyo nahirapan din kami sa dami ng parang adjustments talaga. Kasi lahat naman po hindi nag-work in favor of sa amin. Siyempre, lagi may adjustments. Nagulat po kami actually, bothered po kami doon, nakakain kami na ito minsan, pumapasok po saan-saan, butas ng lenga, ilong, gano'n. Kasi bothered kami, pero ano, tinigis po namin talaga kasi syempre, kailangan namin tapusin. Kailangan na magandang kinalalabasan. I want this question. Hindi lang po siya basta maganda pakinggan sa lenga, maganda panoorin. Pero po, yung pinakamaganda po yun is yung pinag-iisip niya yung mga tao. Kasi po, yun po yung maganda eh. Parang nag-gumagana po yung imagination ng mga tao. Maganda talaga na pinag-iisipan yung art na ilalabas. Anyone can write about anything. Yun po kasi yung power ng music. Yung individuality ng bawat tao. Pero yung meaning sa loob ng musika, yun ang mahirap kuhanin. Malakas tayong lahat kung maniniwala tayo sa sarili natin. Kaya rin po, pag pinag-demo mo yung kanta, para siyang Bohemian Rhapsody na hindi mo maintindihan na parang nag-iiba yung genre or bilang mag-iiba na. Parang dadalhin ka sa, kuwari, ako, pagtapos ko, dadalhin ka sa storya ni Kit, tapos mag-iiba yung tunog. Parang ganun po yung gusto namin pakita. Kahit po yung tunog ng music or yung flow or yung structure, may kwento po yun. Kaya po siya gano'n. Gusto po namin ipakita yung individual. Gusto ko yung pag-explain ni Pablo. Mas lalong lumilinaw. Mas lalong, alam mo yun, nakikita mo yung kung anong meron doon sa music video, doon sa concept nila. Ang bawat tao na, yun, kahit sino ka pa man, maging proud ka sa sarili mo kasi
magiging magaling ka pag naging proud ka sa sarili mo. Love it. Oh, pwede na. Well, it's mga fans namin, sobrang thankful kami dahil naging kilala kami hindi lang dito sa Pinas, and then yung madami natin mga taong mga casual listeners na po na hindi pa kami kilala dati, nakikita po nila kami, music video potential namin, nakanta namin, and then na-appreciate po nila. Sobrang sarap lang sa feeling na may mga taong naka-appreciate ng music niyo na pinagkikirapan. Sobrang dami namin gusto ilabas para sa inyo. Gusto namin maipakita sana, makapag-perform ng live performance ng Juan para sa inyo. Pero since dahil nga sa mga nangyayari sa paligid natin, hindi naman natin gusto yun. Pero huwag kayong mag-alala kasi lahat naman yun, hindi yung mawawala eh. Kahit na madelay siya, ilalabas namin siya. At marami pa kaming nakahanda para sa inyo. So, abangan nyo lang kasi what pa lang yung nakalabas. I think this coming April, maglalabas sila. Marami pa kami itlang nalabas. So, sana abangan nyo talaga. And excited na kami na maging maayos lahat at makapagkita-kita tayo para mapanood or mapakinggan natin. We're also excited. Yung what? Available na po siya sa Spotify, yung music video po sa YouTube and other music platforms po. Sana po mapakinggan nyo siya kasi yung kantang po ito is about individuality. Ipapalakasin po natin yung loob mo as an individual and kung ano man yung mga pinagdadaanan mo, makaka-relate po kayo. So sana po mapakinggan nyo and i-share nyo rin po sa mga nakilala nyo na napaghihinaan ng loob. Maraming salamat. So yeah, natapos na natin. Parang may nakita ko sa Twitter na parang tinawag mo siya si Sed, si Pablo ng Sedjun, but hindi ko na-notice. Sinulat po siya ni Sedjun, involved din po siya sa production ng music, sa music video din, sobrang involved kami. Nasanay lang ako. Pero ayun, sobrang ganda ng message. Sobrang lalim nila kausap. Talagang alam mo yon. Ewan ko talaga yung mindset nila, grabe, grabe yung makikita mo sa kanila, yung gusto talaga nilang ma-reach yung taas, yung alam mo yun, yung gigil, yung gusto niya ipalabas, grabe, grabe SB19. So yun, that is it for today's video guys, antayin natin bukas yung ilalabas nila, and please don't forget to like, subscribe on my YouTube channel, and click the notification bell down below, and I'll see you guys on my next one, bye!